Now, mag-review lang po muna tayo sa ating napag-aralan kagabi patungkol sa Revelations, Woman on the Moon. Review lang po ito. Wala po tayong quiz. First is, ayon sa Biblia, may ilang tunay na pananampalataya lamang? Ang sagot ay? Isa. Number two, tama o mali, ang pinakamainam na paraan upang mahanap ang tunay na iglesia sa panahon ng katapusan ay ang pagtatanong sa ating ina, ama, at mga kamag-anak. Again, tama o mali, ang pinakamainam na paraan upang mahanap po natin ang tunay na iglesia sa panahon ng katapusan ay ang pagtatanong sa ating ina, ama, at mga kamag-anak. Ang sagot ay? Mali. Saan tayo dapat magtanong? Sa Bible, mga kaibigan. Number three, tama o mali, ang tunay na iglesia ng Diyos ay mananampalataya kay Jesus, susunod sa kautusan, itinuturo ang Biblia. Sure? Ang sagot ay? Tama. Number four, tama o mali, ayon sa Apokalipsis 12 or Revelation 12, ang tunay na iglesia ay katulad ng sa panahon ng mga apostoles, tinuturo at ginagawa nito ang mga itinuturo at ginagawa ni Jesus at ng kanyang mga tagasunod. Tama. So atin pong nalaman sa last night na pag-aral natin na ang tunay po na iglesia ng Diyos ay yun po yung iglesia na tinayo ni Jesus kasama ng kanyang mga apostoles. At kapag ano yung tinuturo nila sa panahon yun, dapat yung tunay na iglesia ng Diyos hanggang ngayon ay tinuturo pa din yun na doktrina, mga kaibigan. So ang sagot po niyan ay? Tama. Next, number five. Tanong. Ayon sa Diyos, ang kanyang nalabing iglesia o yung remnant, yung nalabing iglesia, ay ipapangaral ang walang hanggang magandang balita sa buong sanglibutan. Now, ano ang dalawang iglesia na nangangaral sa buong sanglibutan? Ano yon? Yung dalawang iglesia na worldwide. Yes, Catholic at saka Seventh-day Adventist, mga kaibigan. So yan po yung ating napag-aralan last night. At again, welcome po ang lahat sa ating topic ngayong umaga. Yung ating pong lesson ngayon ay free by yung In God We Trust. Atin po itong ibibigay mamaya, In God We Trust. So ano ba yung ating mga future topics? So yung pag-aaralan po natin mamaya ay Modern Prophets, Visions, and Dreams. Kung ikaw ay mananaginip, ibig sabihin ba ikaw ay propeta? Tingnan po natin yan mamaya. Napakaganda po nitong pag-aaral. Sabbath afternoon, Modern Prophets, Visions, and Dreams. At sa Linggo ng gabi, yung ating pag-aaralan, Mystery Babylon, Revelation, Scarlet Harlot. So sino naman yung babaeng yan na tinatawag sa Apokalipsis na patutot na babae or Scarlet Harlot? So that is Sunday night, mga kaibigan. At sa Lunes ng gabi ay yung topic natin ay The Governor, Six Mysterious Mystics. Sino ba yung gobernor na yan at ano yung kanyang mga kamalian? At atin pong pag-aaralan yung topic na yan para hindi po natin maulit yung kanyang kamalian. Napakaganda po na pag-aaral na yan, The Governor, Six Mysterious Mistakes. At announcement po, mga kaibigan, kung meron po kayong mga kung meron pong magpapabaptize, meron po tayong schedule. That is next Sabbath, Saturday, July 7, yun po yung schedule ng ating baptism. So kung meron po kayong kakilala na gusto din magsabay na mabaptize, so yan po, ang schedule po natin ay sa July 7, next Sabbath na po yan, mga kaibigan. Okay, so dumako na po tayo sa ating pag-aaralan ngayon. Our topic is The Secret to Security and Financial Prosperity. Handa na ba tayo? Gusto niyo ba talagang malaman ang sekreto? Talaga, okay. Now, mga kaibigan, kayo ba ay minsan naghiling na sana marami akong pera? Kung marami lang talaga akong pera, nako. Ang satipat na nag-continue. Sana nasa America ako ngayon, or Lord, sana kung marami akong pera, mabibili ko sana yung mga gusto ko.
Now, naramdaman niyo po ba, mga kaibigan, na napakaraming gastusin, pero hindi sapat ang ating pera, hindi sapat ang ating kita? Naramdaman niyo po ba yun? Parang may butas yata ang aking bulsa. Kasi kapag maipasok akong pera, mawawala. Na, mga kaibigan. At parang ang pera ba ay parang tissue na lang na parang dumaraan lang sa ating kamay at ating itatapon, mga kaibigan. Or, naramdaman nyo ba na lumalago or tumataas yung bayarin natin, na parang monster na tayo ay parang kakainin na sa ating mga bayarin, mga kaibigan. At, yun nga, na-feel nyo ba na parang may butas ang iyong bulsa? Meron pong sinasabi ang Biblia, mga kaibigan, patungkol dyan sa Haggai 1 verse 6. Sabi po dyan, kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. No? Naghasik ng marami pero ang ani ay konti. Kayo'y nagsisikain. Ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan, kumakain pero parang hindi pa rin satisfied. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Sinabi din pala ng Biblia yan, mga kaibigan. No, ating pag-aaralan ngayong umaga na ito ang sekreto sa seguridad at pinansyal na yaman, mga kaibigan. At ito po yung sekreto ng ilang mayayaman na mga tao sa mundo. Now, atin pong tingnan yung sekreto na yan sa Genesis. Sa Genesis 28:11-15. Ito po ay patungkol sa story ni Jacob at saka ni Esau. Si Jacob po ay apo po siya ni? Si Jacob ay apo ni? Hindi, si Jacob at saka si Esau ay magkapatid. Sila ay kambal. Si Jacob ay apo ni? Ni? Papa niya sa Isaac. Abraham. Oh, very good. Si Jacob ay apo ni Abraham. Na si Abraham po na siyang pinakamayaman sa kanilang rehiyon sa panahon nila. Pero, nang dinaya po ni Jacob ang kanyang kambal na si Esau patungkol sa kanilang karapatan sa blessing, ay nagplano po si Esau na patayin niya si Jacob. At dahil dyan, parang natakot si Jacob, yung ginawa ni Jacob ay ano po? Tumakas po siya, lumayo po siya kasi natakot siya na baka patayin siya ni Esau, mga kaibigan. At kahit mayaman po ang kanilang pamilya, wala po siyang nadala na kahit konting pera sa paglayas niya kasi noon po yung pera ay mga coins. Silver coins, gold coins. So kapag meron kang maraming pera, napakabigat. Hindi pareha ngayon na papel yung pera. Noon, yung pera nila ay coins. At kapag magdadala pa siya ng pera, mahihirapan po siya na lumayo kasi magkakarga pa siya ng napakabigat na pera, mga kaibigan. Kaya, nang lumayas po siya ay wala po siyang daladala na kahit anuman at naglakad lang siya hanggang napagod po siya at nang dumilim na, wala po siyang matutulugan si Jacob. At wala din siyang pera na pang hotel. Kaya naghanap po siya ng lugar na matutulugan. Atin po yung mababasa dito. At dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon sapagkat lumubog na ang araw at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon at inilagay sa kaniyang ulunan or unan. Sino po nakatry dito na ang bato maging unan? Yun po yung si Jacob. Napakayaman pero wala siyang pera kasi yun nga, lumaya siya, mga kaibigan, at nahiga sa dakong yaon upang matulog kasi pagod na siya, wala din siyang pera pang hotel, kaya dun na lang siya sa isang dako, mga kaibigan. At yung unan niya ay yung bato, mga kaibigan. Kasi napaka-discouraged din niya sa panahon na yun. At anong nangyari kasunod? Genesis 28:11-15. At nanaginip, ano pong nangyari? Nanaginip po si Jacob at narito ang isang, ano po? Hagdan na ang puno ay nasa lupa. At ang dulo po ay umabot sa langit at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhikmanaog doon. So ano po yung panaginip ni Jacob ay
meron po siyang nakita na hagdanan na mula sa lupa hanggang sa langit. At sino po yung naglalakad sa bridge na yan? Mga anghel, mga kaibigan. Now, sino po yung simbolo dyan ng hagdanan? Yes, si Jesus, mga kaibigan. Si Jesus po yung simbolo dyan na hagdanan, na ibig sabihin na naabot po ni Jesus galing sa langit hanggang sa lupa at tayo mga tao, mga kaibigan. At sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay makakalapit sa Diyos, makakalapit po sa langit, mga kaibigan. Yan po ang bridge na yan. To continue at narito, ako'y suma sa iyo at iingatan kita saan ka man pumaroon. At pababalikin kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ako sa iyo. So ito po yung pagkatapos po ng panaginip, ito yung pangako ng Diyos kay Jacob. Ano pong pangako niya? Napakaganda po. Suma sa iyo at iingatan kita. Yun po yung pangako ng Diyos kay Jacob. At saka nung sinabi yun ng Diyos kay Jacob, parang na-touch si Jacob sa napaka, dahil mabuti po yung Panginoon, mga kaibigan, na-touch siya dahil sa goodness ng Panginoon, sa mercy, at sa forgiveness na binigay ng Panginoon sa kanya. Kaya, dahil doon, gumawa po si Jacob ng pangako din sa Panginoon or vow. At sa pangako na ito, makikita po natin yung sekreto paano lumago financial, mga kaibigan. Atin po yan babasahin sa Genesis 28:20-22. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, ano pong pangako niya? Na ano pat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaala-ala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin, tingnan niyo po yung pangako ni Jacob dito. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang, ano po? Ika-sampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. So, ibig sabihin, nangako at gumawa ng pagsusundo or nakipagsundo po si Jacob sa Diyos na kung siya ay aalagaan ng Diyos, siya po ay magsasauli na ikasampung bahagi ng lahat na binigay ng Diyos. Yan po, ikasampung bahagi ay sa Diyos, mga kaibigan. At yung one-tenth sa Diyos or yung ikasampung bahagi sa Diyos ay yun po yung biblical na sekreto paano po tayo lumago financial. Ang pagsasauli ni kasampung bahagi sa Diyos. Now, mga kaibigan, nang ginawa po ni Jacob yung pangako na yan, magkano po yung pera niya? Nang ginawa po ni Jacob yung pangako na yan sa Panginoon, magkano po ba yung pera niya? Wala siyang pera, kahit 25 cents man lang. Wala siyang pera, wala siyang kahit anong ari-arian, mga kaibigan. Pero, ito pong nangyari, pero sa iilang taon, na pagsasauli niya na ikasampung bahagi sa lahat ng binigay ng Panginoon sa kanya, ano pong nangyari? Pinalad po si Jacob yung kahayupan niya, yung tahanan, yung alipin at pera, at si Jacob po ay yung pinakamayaman sa kanilang rehiyon sa panahon niya, at para po siya si Bill Gates sa kanyang panahon. Dahil, sabi po sa binasa kanina sa ating scripture reading, Proverbs 10:22, basahin po natin lahat. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Na gusto ba natin maging successful financially? Yes, gusto natin, mga kaibigan. At dahil gusto natin yun, kailangan po natin ang pagpapala ng Panginoon. Gusto ba natin ang pagpapala ng Panginoon? Yes. Kasi yung pagpapala ng Panginoon ay yan po yung magpapayaman, mga kaibigan. Pero paano po natin matatanggap ang pagpapala na yan? Paano po natanggap ni Jacob ang pagpapala na yan? Yan po ay sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikasampung bahagi sa lahat ng binigay ng Diyos. Saan po ba makikita ang prinsipyo na yan? Sa Leviticus 27:30, yan po ay sa English type o ikasampung bahagi o ikapo 10% ng anuman, mga kaibigan.
Mababasa natin yan dyan. At lahat na, ano po, ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon magiging banal sa Panginoon. Now, alam niyo po ba mga kaibigan na konti lang yung tinatawag sa Biblia na banal? Ano po ba yun? Ang Biblia ay banal. Ano pa ang Biblia, ano pa ang banal? Ano pa ang tinatawag na banal? Ang Diyos ay banal. Ano pa? Ang kanyang pangalan ay banal. Ano pa? Ano pa yung banal? Ang kanyang kautusan ay banal. Ang Sabat ay banal. At ang ikasampung bahagi ay banal. Ibig sabihin, banal po ang ikaw po, mga kaibigan. At kapag nagsasauli tayo ng ikasampung bahagi sa Diyos o ikaw po, pinapakita natin ang katotohanan na ang Diyos po yung may-ari sa lahat. Okay? Kasi lahat naman talaga ng nasa atin ay kaloob ng Diyos, mga kaibigan. Sabi sa James 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit aninuman ng pag-iiba. So lahat po, mga kaibigan, na ating mga bagay dito sa mundo ay mula sa Ama. Lahat ng yaman ay sa Diyos. Ano pa? Yung sasakyan natin, yung oras natin, yung bahay natin, yung panahon natin, pati yung sarili natin, hindi natin pagmamay-ari. Akala siguro natin na pagmamay-ari natin ang ating sarili, pero huwag po natin kalimutan na sa 1 Corinthians 6:19 and 20, nagsasabi po dyan na tayo po ay templo ng banal na Espiritu. So hindi po natin pagmamay-ari mismo ang ating sarili, mga kaibigan, kasi binili na po tayo ni Jesus. So yun po, wala po tayong pagmamay-ari sa kahit ano, yung Panginoon po yung may-ari sa lahat, pati po sa ating sarili. Pero siguro, ilan sa inyo nag-iisip, pero ako yung nagdusa dyan, paano po ako magkasasakyan? Ako yung nagtrabaho dyan, pinagtrabahoan ko yan para makuha ko yung bagay na yan, para makuha ko po yung yaman na yan. Mga kaibigan, yung tanong, sino ba ang nagbigay sa inyo ng lakas para makuha mo ang iyong kayamanan? Kasi minsan, nag-iisip tayo, no? Pinaghirapan ko yan. Sino po ang nagbigay sa atin ng lakas para makuha natin yung mga bagay-bagay, yung mga kayamanan? Deuteronomy 8:18. Kundi iyong aalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng, ano po, kapangyarihan o lakas upang magkaroon ka ng kayamanan. Hindi po ano na pinaghirapan kong aking kayamanan, sa akin lang yan, ako yung nagdusa yan, ako yung gumawa ng lahat. Pero actually, ang Panginoon pa din yung nagbigay po sa atin ng lakas para po magkaroon tayo ng kayamanan, mga kaibigan. So we don't own anything. At ang Diyos, simple lang po siyang humihingi sa atin na isauli po natin yung ikasampung bahagi. Pero ano ba ang paggagamitan ng ikapo, mga kaibigan? Para saan ba ang ikapo? Numbers 18:21. Sabi po dyan, at sa mga anak ni Levi ay narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod. Sa makatwid, bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. So, base po dito, para saan po gagamitin ang tithes or ikapo? Para po sa mga, ano po yan? Levi. Ano ba yung mga Levi? Sila po yung mga Levites, sila po yung mga priests o mga pari, mga kaibigan. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, sila po yung mga pari, mga ministro sa relihiyon, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang ikaw po ay mapupunta para sa serbisyo sa templo. Ibig sabihin, sa mga pari na nagbibigay serbisyo sa templo, mga kaibigan. Dahil kung gayon, hindi na po nila kailangan mag-sideline. Hindi na nila kailangan mag-call center para mabuhay. Kasi dapat na full-time po sila sa serbisyo sa Diyos. Hindi na nila kailangan na maghanap pa ng ibang hanap buhay. Kasi dapat full-time po sila sa serbisyo sa Diyos. Kaya yung ikasampung bahagi ay mapupunta po sa serbisyo sa templo sa mga pari or ministro, mga kaibigan. Merong iba nagsasabi,
Naku, napakaluma nyo na, mga Adventist, kasi yung ika po, sa Old Testament na yan, wala na yan ngayon sa New Testament. Totoo ba yun? Tingnan po natin, kasi yun po yung usually ginagamit ng mga tao na yung ika po sa, ano na lang, sa New, Old Testament na yan, wala na yan ngayon. Pero tingnan po natin, sa New Testament, sa 1 Corinthians 9:13 and 14, dito po, hanggang sa New Testament, dinadala pa rin po yung prinsipyo ng ikapo. 1 Corinthians 9:13, hindi ba ganin yung nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? So sabi po ni Pablo diyan na yung nangangasiwa sa bagay na banal ay nagsisikain din ng mga bagay na ukol sa templo. New Testament po yan. Gayun din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipang-aral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo, mga kaibigan. At gayun din sa Old Testament, para po mabuhay ang mga ministro, mga pari, doon po sila mag-depende sa ikapo. At sa New Testament din, plano din ng Diyos na mabubuhay yung mga nangangaral, yung nag-ebanghelyo sa pamamagitan ng ebanghelyo din, mga kaibigan. So, nabasa ba natin sa New Testament? Yes, mga kaibigan, nabasa po natin. Okay. Now, dito, in the New Testament, yung gospel ministry, yung pagpalaganap po ng balita, ay sinustentahan po ng ikapo, mga kaibigan. Pero yung mga ministro, hindi po sila magiging mayaman sa program na ito, kasi sa ibang iglesia po, meron pong mga preacher or pastor or ministro na inaabuso po yung ikapo para maging mayaman. Kasi ilan po sa mga Sunday churches, kinukolekta po nila yung tithe sa kanilang local church. Lahat ng tithe sa kanilang local church. At ipondo lang po yan sa local church. Yung mangyayari kapag ikaw ay pastor at na-assign ka sa isang church na malaki, lahat na ikapo doon ay sa'yo, kasi yung pondo ng kanilang tithes ay sa local church lang. Kaya marami po silang pera, mga kaibigan. Kaya meron po silang pondo na pambili ng malaking bahay ng pastor. Pwedeng bumili ang pastor ng Toyota truck every year. At ano po, pwede po siyang bumili ng isang private jet plane na nagkakahalagang 20 million, kasi yung tithes po, mga kaibigan, ay nandun lang po sa kanilang local church. So, pwede po niyang gamitin yan para pumunta sa kanyang mga appointment. Pero mga kaibigan, hindi po ganyan yung pangangasiwa ng tithes sa Seventh-day Adventist. Kasi yung ibang Sunday church, kapag malaki yung church mo, local church, sa'yo lahat. Sa pastor lahat ng pera. Pero kung maliit naman yung church mo, ganun din. So, pero hindi po ganyan yung pangangasiwa ng Seventh-day Adventist sa tithes, mga kaibigan. Nalaman po natin ang Seventh-day Adventist ay yun po yung true church sa ngayon, mga kaibigan, true church. Pero paano ba pinapangasiwa ng Seventh-day Adventist ang tithes? Ito po yung mangyayari, mga kaibigan. Parang malakas yung tithes. Okay. So, ano bang mangyayari sa ikapo sa mga Seventh-day Adventist? First is, saan po siya i-collect? Sa local church. Okay. I-collect po yung ikapo sa local church. Pagkatapos, i-submit po siya sa, saan? Sa conference, mga kaibigan. At doon sa conference, saan po yung conference natin? Central Luzon Conference, mga kaibigan. At doon sa conference, portion to po yan ay ibibigay sa general conference para ipatulong sa mga global projects ng church, like kung magtatayo po ng mga establishments doon sa Africa, sa Papua New Guinea, para po sa mga mission projects, mga kaibigan. Sa mga crusades, sa mga seminars, so yun po, mga kaibigan. At portion to naman po nito ay yun po yung ibibigay sa mga pastors. Okay. Ibig sabihin na kahit malaki or maliit ang local church, pareho pa rin yung tinatanggap ng mga pastor sa SDA. So basically, meron po silang laboring, basic laboring man's salary, mga kaibigan, yung pastors.
ng Seventh-day Adventist. Kaya, kung meron pong mayamang miyembro na gumagawa ng kasalanan, hindi po sila matatakot, hindi po matatakot ang pastor na i-counsel or payuhan kasi nga, kasi ang nagbibigay po ng stipend ng pastor ay hindi po yung church, kundi ang conference, mga kaibigan. So, yan po. Paano po ba i-collect ng Adventist yung ikapo? Paano po ba yung i-collect? Saan po siya i-collect? Sa local church. Pagkatapos ng local church, saan po siya i-submit? Doon sa conference. Saan po yung conference natin? Central Luzon Conference. At pagka doon po sa Central Luzon Conference, sa conference natin, porsyento po niyan ay ibibigay po sa General Conference para itulong po sa global project ng church para mag-crusade, mag-seminar, mag-put up ng mga paaralan sa Africa, sa Papua New Guinea, at sa bagong mga bansa na kung saan nakapasok na po ang mensahe, mga kaibigan. So, yung pastor po sa Seventh-day Adventist ay pareho po silang lahat tumatanggap ng amount, mga kaibigan, at hindi po sila matatakot na kung meron mang miyembro na gumagawa ng kasalanan, hindi po sila matatakot na i-counsel ito kasi yung nagbibigay ng kanilang stipend ay yung conference at hindi po ang church, mga kaibigan. So, yun po yung pangangasiwa ng ikapo sa Seventh-day Adventist. Hindi po kagaya sa mga ilang Sunday churches, mga kaibigan. Now, ano bang sabi ni Jesus Christ patungkol sa ikapo? Matthew 23:23, sabi po dyan, sa aba ninyo, mga iskriba at mga fariseo, mga mapagpapaimbaw sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapo, ng yerbabuena at ng anis at ng kumino at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na diliibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalatay datapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba, mga kaibigan. So, ibig sabihin dito na okay po, magbigay po tayo ng ikapo, pero wag din po natin kalimutan na yung ating ugali, mga kaibigan, yung katarungan, pagkahabag, at ang pananampalataya. Next, merong mga tao nagsasabi na, akala ko yung ikapo para lang yun sa mga Hudyo. Na mga kaibigan, ang blessings ba ay para sa mga Hudyo lang? Hindi, mga kaibigan. Pero ikaw po ay magtataka kasi yung mga Hudyo, kadalasan po sa mga Hudyo ay talagang mayaman, mga kaibigan. Kasi yung Bible formula patukol po sa ikapo ay yun po yung kanilang sinusunod na makikita sa Leviticus 27:30. At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kaway ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. So hindi po, sino po yung nananahan sa lupa? Mga Hudyo lang ba? Hindi, lahat ng tao, mga kaibigan. Ibig sabihin na yung ikapo ay para po sa lahat, mga kaibigan, hindi lang po sa mga Hudyo. Dapat po tayo ay nagsasauli ng ikapo, mga kaibigan. So dito, ang ikapo po, hindi po siya ibibigay natin. Hindi po tayo magbibigay ng ikapo kasi tayo ay nag, ano po? Sasauli. Hindi po tayo magbibigay ng ikapo, kundi ito ay pagsasauli, mga kaibigan. Pagsasauli sa pera kung ano yung kung ano po yung sa Panginoon na, mga kaibigan. Kasi ang tithes ay sa Diyos na po yan at hindi po tayo magbibigay ng tithes. Hindi po tayo magbibigay ng tithes kasi ito po ay pagsasauli kung ano na yung sa Kanya na, mga kaibigan. So, isasauli po natin sa Panginoon. Now, question, mga kaibigan. Malaki ba ang hinihingi ng Diyos? Yung 10%, malaki ba yun? For example, meron po akong 1 million. Magkano po yung ikapo niyan? 100,000. Yung tanong, afford ko ba yun? Afford. 1 million nga yung pera ko eh. For example, meron po akong 10 pesos. Magkano yung tithes ko? Piso. Afford ko ba yun? Afford, mga kaibigan. Now, binigyan po tayo ng Diyos ng lahat, no, na ating pangangailangan. Buhay, kalusugan, lakas araw-araw, at yung ikasampung bahagi lang yung hinihingi niya po sa atin. At marami pong ibinigay ang Diyos, mga kaibigan. Sabi sa Proverbs 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay ano po?
nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan, mga kaibigan. Para po tayo ay maging lumago sa ating pinansyal, kailangan po natin ang pagpapala ng Panginoon. At yan, kumakuha po natin yan kapag tayo po ay nagsasauli sa Kanya, mga kaibigan. Ang nag-iisang paraan para maging mayaman, spiritual, physical, mental, is ang pagpapala ng Diyos, mga kaibigan. Now, gaano ba kahalaga ang pagsasauli ng ikapo? Mahalaga ba yan, mga kaibigan? May connection ba yan sa ating kaligtasan kaya? Tingnan natin, mga kaibigan. Malakay, alam nyo na yata ito, Malakay 3:8-9. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninanakawan? Sa anong pamaraan po? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. At saka yung pagnanakaw, salungat ba yun sa Ten Commandments ng Panginoon? Yes, mga kaibigan, thou shall not steal, sabi po dyan ng Ten Commandments. Kaya, dito po mga kaibigan, kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. So kaya kapag nanakawan natin ang Diyos, ikapo at handog, imbis na blessings yung ating matatanggap, ang ating matatanggap ay sumpa, mga kaibigan. Sino po dito gusto ng sumpa? Na, mga kaibigan, huwag po, mga kaibigan. Paano ba natin makukuha yung sumpa na yan kapag hindi po tayo nagsasauli? No, meron pong sinasabi dito sa Haggai 1 verse 9. Napakaganda pong illustration ng Biblia. Sabi po dito, kayo'y nangaghihintay ng marami. At narito, ang dumating ay kaunti. Nag-expect tayo ng marami, pero yung dumating ay kaunti. Now, tingin po tayo sa screen. Nang inyong dalhin sa bahay, aking hinipan. Meron na sa nang dumating na blessing, konting blessing, pero hinipan pa ng Panginoon. Bakit kaya? Hinip ng Panginoon yung ating sweldo, hindi pa rin sapat, kulang pa rin. Bakit po? Kasi sabi nito, sabi ng Panginoon na mahukbo, dahil, sa ang aking bahay ay nahahandusay na wasak, samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. Ibig sabihin dito na tayo ay nagtatrabaho para sa ating sarili, para maging lumago po tayo sa estado sa buhay, pero hinipan ng Panginoon ang ating blessings kasi pinapabayaan po natin ang kanyang bahay, mga kaibigan. Ibig sabihin, pinabayaan po natin ang bahay ng Panginoon at saka yung kanyang gawain, mga kaibigan. Kaya hinihip ng Diyos or sinumpa ng Diyos, mga kaibigan. Kapag ang ating income or salary ay hinihip ng Panginoon, hindi po yun sapat, mga kaibigan. Ito, question. Ano ang mas malayo ang maaabot? 9:10 na may pagpapala ng Diyos or 10:10 na may sumpa ng Diyos? Alin po dyan yung mas malayo yung maaabot? 9:10 na may pagpapala ng Diyos or 10:10 na may sumpa ng Diyos? Saan po yan yung malayo ang maaabot? 1 or 2? Yes, mga kaibigan, 1 na may pagpapala ng Diyos. Pero mathematically, yung 10 of course is mas malaki sa 9. Pero ano naman yung 10 kung may sumpa naman ng Diyos, na hinihipan po ng Diyos yung lahat natin na blessings? Pero kapag 9:10 at saka may pagpapala sa Diyos, stretch over po ng Panginoon ang ating mga ang ating pagmamayari or kayamanan, mga kaibigan. Kasi sabi sa Proverbs 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Para po tayo ay lumago sa ating pinansyal, kailangan po natin ang pagpapala ng Panginoon. Atin po yung makukuha sa pamagitan ng pagsasauli sa ikapo, mga kaibigan. Hindi po pwede natin maangkin ang pagpapala ng Diyos habang tayo ay nagnanakaw sa Kanya. Siguro sa inyo dito, iilan yung nag-iisip na, paano ko kaya ito mababayaran or magsasauli sa Diyos? Parang ang laki-laki na ng utang ko sa Diyos. Yung pagnanakaw ko sa Diyos. Ibig ba sabihin nito ay pagbabayaran ko ito habang buhay? Mga kaibigan, kung napakahaba na po ng listahan ng utang po natin sa Diyos, mga kaibigan, may isang paraan po para po makansel ang lahat na bayarin natin. Paano po ba yun? Yes, mga kaibigan. Yan po ay sa pamagitan ng
bautismo. Kasi sa pagbabautismo, yung old self po natin ay inililibing na po yun sa tubig na bautismo. At kapag ikaw ay umahon na, ay meron, magkakaroon ka ng bagong buhay at bagong account sa Panginoon, mga kaibigan. After you rise up to a new life with God, so kapag meron ka ng bagong buhay pagkatapos ng bautismo, anong gagawin mo? Magnanakaw ka pa rin? Hindi, mga kaibigan. So, mag-start na po tayo na magsauli sa Panginoon kung ano po yung sa Kanya, mga kaibigan. Question, saan po natin ilalagak ang ating ikapo? Malakay 3 verse 10, sabi po dyan, dalhinin niyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. So, ibig sabihin, yung ating ikapo po, hindi po natin ibibigay sa Red Cross, sa kahit anumang mga organization, dahil sabi po ng Biblia, ibibigay po sa kanyang bahay or dadalhin po sa church, doon po natin ikokolekta. So, dapat natin isauli ikapo sa iglesia mismo, mga kaibigan. Pero mayroong iba nagsasabi na ayoko magsauli na ikapo sa church namin kasi baka gastusin po siya. Gastusin ba yun? Gastusin po siya sa hindi tamang paraan. Na mga kaibigan, kung nabuhay po kayo sa panahon ni Kristo, hindi po kayo siguro magsasauli ng ikapo. Bakit? Sino po yung treasurer sa panahon ni Jesus Christ sa kanyang church? Yung treasurer po niya ay si Judas na siyang nagnanakaw ng pera. Magsasauli kaya kayo ng tithe sa panahon ni Jesus Christ, mga kaibigan? Baka gastusin ni Judas yung pera niyo, yung tithes niyo. Mga kaibigan, yung atin pong part dito ay i-make sure na magsauli po tayo sa Diyos. At ang Diyos po ang bahala sa mga hindi tapat na nag-a-accounting po sa Kanya, mga kaibigan. So, yung ating part ay maging faithful sa pagsasauli, mga kaibigan. At kapag atin po yung gagawin, nangako ang Diyos na bubuksan niya po ang bintana ng langit at wala na pong sapat na dako na paglalagyan po ng blessings ng Panginoon. Sabi ito po ng Matthew 6.33, dapat what? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo, mga kaibigan. For example, meron ka ng pera or amount of money. Unahin ba natin na bayaran ang utang, mga bills, at saka yung natira ay sa Diyos na? Yun ba yung dapat? Hindi, mga kaibigan, kasi sinabi dito na dapat unahin muna natin ang Diyos, mga kaibigan. So, para hindi po magasto yung ikapo, mga kaibigan. So, hindi po natin unahin yung mga bayarin natin, kundi set aside na po natin una ang para sa Diyos, mga kaibigan. At kapag unahin po natin ang Diyos, ano po yung pangako niya? At ang Diyos po, hindi po siya nagsisinungaling ang lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay, mga kaibigan, ay pawang idaragdag sa inyo kung atin po siyang uunahin, mga kaibigan. Lahat na pera, kalusugan, pamilya, at mga blessings pa po, mga kaibigan. Now, to continue, sa mga nagtatanim naman, sabi ng Diyos na kanyang protektahan ang inyong mga pananim, sabi sa Malakay 3.11. At aking sasawayin, ito po yung pangako niya kapag magbibigay, magsasauli po sa ikapo, at aking sasawayin ang mga nananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ay yung puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, protektahan po ng Diyos ang iyong mga pananim. Philippians 4.19, sabi ng Diyos dito, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus, mga kaibigan. Take note po sa word dyan na kailangan or mga needs. Promise po ng Panginoon na kanya pong susuplayan tayo ng ating mga needs, hindi po yung ating mga gusto. Kasi alam naman ng Diyos, siya yung may higit na nakakaalam ng ating pangangailangan, mga kaibigan. Nangako ang Diyos na bibigyan tayo niya ng ating mga pangangailangan. So, meron pong isang story dito, true story po, patungkol sa isang farmer, sa isang magsasaka. Itong farmer na ito ay tapat po siya na magsasauli ng ikapo. Kaya lang, one time sa isang taon,
may dumating po na dumapo na maraming grasshoppers or mga locust. Ano bang Tagalog ng locust? Yung mas malaki sa grasshopper. Tipaklong? Parang maliit yun, tipaklong. Sige, yun po. May dumapo po na mga grasshoppers, mga locust sa kanyang pananim, mga kaibigan, sa farmer na yun. At kinain po lahat ng green na makikita ng ano na yun, ng locust na yun, mga kaibigan. Kaya, yung kanyang kapitbahay, sinabihan po siya na, akala ko ba kapag tapat ka na magsauli sa Diyos ay ibibless ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Eh bakit ganun? Kinain pa rin yung mga pananim mo, sabi ng Diyos na protektahan ng Diyos ang iyong pananim kapag tapat ka sa Kanya. Yun po yung sinabi ng yung kapitbahay niya. Pero alam niyo po kung ano po yung sagot ng farmer, sabi po ng farmer. Ewan ko, basta't ang alam ko, sabi ng farmer, hindi sa akin yung farm na yan, sa Diyos yan. At saka kung gusto ng Diyos na yung mga grasshoppers niya ay ipakain niya sa kaniyang farm, eh ano magagawa ko? Isa Diyos naman yung pananim ko, sabi ng farmer. Kaya kung gusto ng Diyos na pakainin niya yung kanyang mga grasshoppers, okay lang sa akin yun. Kasi hindi din naman sa akin yung farm na yun. Yun po yung sabi ng farmer. At pagkatapos ng pangyayaring yun, yung farmer ay nagtanim uli siya, mga kaibigan, yung farmer. At sa end of the year, mga kaibigan, pagkatapos ng pangyayaring yun, at the end of the year, siya po yung may pinakamaraming ani at the end of the year. Kasi mga kaibigan, sinubukan lang po siya ng Panginoon at nakapasa po siya sa kanyang pagsubok na kahit ganun po yung nangyari sa kanya, tapat pa rin po siya sa Panginoon. Nangako ang Diyos na mag-supply po siya sa atin ng ating pangangailangan, pero minsan susubukin po ng Diyos ang ating katapatan. Magbibigay pa rin kaya tayo kahit tayo ay ano na, wala nang enough, mga kaibigan? Proverbs 10:22, sabi po diyan ng Biblia, at atin pong basahin lahat, 1, 2, 3, go! Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Kung gusto po natin magkaroon ng sapat, kailangan po natin ng pagpapala ng Panginoon. Now, atin po itong i-consider practically. Now, ano po yung average salary dito sa Pilipinas? Ano po yung average salary sa Pilipinas? For example, ha? 10,000 per month. For example lang, 10,000 per month. Kung 10,000 per month, magkano po yung tithe? 1,000 pesos. Afford ba yun? Ha? Afford, yes, mga kaibigan. Sa iyo ba yun, yung 1,000 na yun? Hindi, mga kaibigan. Ang 1/10 ang ating kita. Sa mga may garden naman, if meron po kayong 10 baskets of apple, how much po yung sa Panginoon nun? Isang basket, mga kaibigan. Merong iba na i-figure po nila yung value ng basket na yon, at yun po yung isa sa uli nila sa Panginoon, mga kaibigan. 1/10 ng ating increase or kita, mga kaibigan. Now, ang Sabbath, 1/7, isang araw sa pitong araw sa sanglinggo, yan po ang Sabbath po, yung pagsubok sa ating oras. Kung ibibigay ba natin yung one day sa Panginoon. So, yun po yung pagsubok sa ating panahon or oras. Yung ikapo naman, yan po ay pagsubok sa ating increase, sa ating mga income, mga kaibigan. So, ang tithes po, yun po ay pagsubok sa atin patungkol sa ating increase or salary. Pero sabi dito sa Malakay 3 verse 8, sa ano ka namin ninanakawan, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So, dalawa po pala yan, mga kaibigan. Yung tithes, yung ikapo at saka offering, dalawa po yan, mga kaibigan. Yung tithes, yan po yung isa sa uling, at saka yung handog, yan po yung pagbibigay. Ang tithes, fixed po yan na 10%, pero yung offering, depende po yan sa kung ano po yung ibibigay, kung ano po yung amount na ibibigay nyo po, mga kaibigan. At ngayong umaga, titingnan po natin yung mga prinsipyo patungkol naman sa pagbibigay ng handog or offering. Ito po yung first na prinsipyo, magbigay na walang pagdadamot. Now, sa Luke 21:1-4, sabi po dyan, patungkol po sa isang widow na parang dos na lang po yung pera niya, pero binigay niya po lahat.
sabi po dyan ng isang quote, ang halaga, tingnan po natin, ang halaga ng ating kaloob sa Diyos ay hindi kung magkano ang ating ibinibigay. Ngunit, kung gaano na lang ang natira sa atin pagkatapos nating magbigay. Kagaya ng widow, dos na lang yung kanyang pera pero binigay niya po lahat. Kasi yung mag-matter dyan ay kung gaano na lang ang natira sa atin, mga kaibigan. Kaya sabi dyan, magbigay ka ayon sa iyong kita o gagawin ng Diyos ang iyong kita na ayon sa inyong pagbibigay. At Luke 6:38, sabi po dyan, kapag atin po yung ginawa, kasi gagawin ng Diyos ang ating kita na maging blessing, magbigay kayo at kayo'y ano po? Bibigyan din, mga kaibigan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. So magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Sino po dito yung nakapunta na sa Red Sea? Oh, wala pa. Pero sino po dito sa iyo nakarinig na patungkol sa Red Sea? Ah, sa Red Sea, mga kaibigan. I mean, Dead Sea pala, Dead Sea. Yung Dead Sea, iba din po pala yung Red Sea. Yung Dead Sea, yun po yung pinakamaalat na dagat po, mga kaibigan. Bakit ba dead ang Dead Sea? What makes the Dead Sea dead? Kasi, yung Dead Sea po, hindi po siya nagbibigay ang Dead Sea. Always lang po siya na nag-receive ng mga tubig galing sa mga bulubundukin. At wala pong parang ang tubig na lalabas sa kanya, mga kaibigan. Kasi doon po lahat pumupunta yung tubig. So, always lang nag-receive si Dead Sea, mga kaibigan. At alam ng Diyos na ang isang selfish na puso ay dapat po magbigay. Kasi yun po yung parang medicine of selfishness. Yan din yung rason kung bakit gin-institute ng Panginoon yung prinsipyo ng ikapo at handog, mga kaibigan. Sabi ng Luke 6:38, give and it shall be given unto you. If you give to others and to God, kung magbibigay po tayo sa iba at saka sa Diyos, you will not suffer the result kasi ibibigay din ulit po ito sa inyo, mga kaibigan. And sabi po dito, the more unselfishly you give, the more will be returned to you in a personal blessing, mga kaibigan. Kaya sabi dyan, ang papala ng Panginoon ay nagpapayamat at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Pero question, kung pinagmamayari na ng Diyos ang lahat, bakit niya kinakailangan pang aking pera? Pero first, atin ba yung pera? Hindi, mga kaibigan, kasi lahat po ay belong po sa Panginoon. Kahit nga yung ating sarili ay hindi natin pagmamayari. Meron pong dalawang rason bakit po hiningi ng Panginoon yung pera o yung tulong po ng pera galing sa atin. First is, yun po yung plano niya para ma-finance yung kanyang gawain dito sa mundo. Di ba po? Yung pag-crusade, yung seminar, yung mga mission doon sa iba't ibang lugar, yun po yung pamamaraan ng Panginoon. Next is, para po tulungan ang tao na hindi maging makasarili at sakim, mga kaibigan. Kasi yung pagbibigay, yun po yung solusyon sa selfishness, mga kaibigan. Kapag magbibigay po tayo ay hindi po tayo magiging selfish, mga kaibigan. So, ikalawang prinsipyo sa pagbibigay ng offering is magbigay na masaya, mga kaibigan. 2 Corinthians 9:6 and 7, sabi ng Biblia, datapot sinasabi ko, ang naghasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. At ang naghasik na sagana ay mag-aani namang sagana na. So ito po yung prinsipyo ng farmer. Kung kayo po ay mag-plant ng konti, kayo po ay mag-aani ng konti, mga kaibigan. Pero kung marami po yung inyong inihahagis na binhi, marami din po kayong aanihin. So yun po yun, so yun din po sa pagbibigay. Give a little, you will get a little. Magbigay ka ng konti, makakatanggap ka din ng konti. Pero magbibigay ka ng marami ay makakatanggap ka rin ng marami. At anong sabi po dito? Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso at huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Siguro iba sa atin nag-isip na ayoko talagang
ayun po talaga kapag makita ko na yung church na nangungulekta ng pera. Sabi ng iba, ah, magbibigay na lang ako kasi kailangan. Merong iba naman, sabi, nagbibigay kasi para maligtas. Lord, bakit po ba hindi ako naligtas? Eh, nagbibigay ako ng tithes. Yun ba yung dapat na, ano natin, na motivation natin? Huwag mabigat sa loob, mga kaibigan. Okay, magbibigay na nga lang ako kasi kailangan. Kung gayon po yung ating attitude, huwag na lang po. Kasi yung acceptable po ng Panginoon ay dapat magbigay po ng masaya, mga kaibigan. For example po, meron or birthday nyo po, at saka meron po kayong kaibigan na nagsasabi, kasi birthday mo, kinakailangan tuloy na magbigay ako ng gift. Okay lang ba yun? Kasi birthday mo eh, kaya kinakailangan ko na magbigay ng gift. Parang hindi galing sa kanyang puso na magbigay talaga. So yun din po, mga kaibigan. Dapat ay masaya tayo na magbigay sa Panginoon sa handog, mga kaibigan. Next, may nagsasabog at tumutubok pa at may humahawak naman ang higit kaysa karampatan. Ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. So teka lang po, mga kaibigan, i-charge ko po muna. Ano ba yung charger? Oh, yes po. Yan. Yan. So, Proverbs 11:25, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siyang dumidilig ay madidilig din, mga kaibigan. So, ibig sabihin, kung gusto po natin pagpalain tayo ng Diyos ay we should be generous at huwag po tayong maging maramot, mga kaibigan. Matthew 6:19-21, huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang mga kalawang at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw kasi nag-ipon tayo dito ng kayamanan sa mundong. Kundi, ano po? Magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit anong kalawang at do'y hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat, ano po? Kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso, mga kaibigan. Sapagkat, kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Pero pwede din po natin i-reverse ito. Kung saan ang iyong puso, doon din ang iyong kayamanan. Di ba po? Pwede po natin ma-reverse yun. Kung saan po ang iyong puso, doon din po yung iyong money or kayamanan. Now, hindi po problema sa mga tao na gumastos or mag-invest sa mga bagay na gusto po natin. For example, gusto talaga natin mag-invest sa bahay kasi yun yung pangarap natin, yung gusto po natin. For example, wala silang problema na mag-invest ng car kasi yun po yung gusto nila. Walang problema po mag-invest sa ating mga